Yan po si Monica Paraan. Okay. Ito nga po si Sir, si Marco Fidel. Intern security guard si Monica. Nilalabas na po lahat ng gamit sa kanya. Doon na may ninakaw ka. Ito, may dekorensyon nyo. Anting yan. Gusto ba kayo dito? Ayan, ano pa? O, ating yung gusto na. Ayan, ano? Process po. Ano pa? O, ayan. Ano pa? O, ano yan? Ano yan? Ano pa yung namin dito? Kaya ito, ano yan? May nakita kayo. Ito nga yung sinasabi ko na walang laman. Okay. Kontento, ayan pa. O, ayan. Ayan, wallet ko. At talagang pinabuklat yung bag. Inisa-isa naman ni Sir yung mga laman. Patunay na wala siyang ninakaw dun sa loob ng grocery store. Pero mag-sorry ka sa akin. Mag-sorry ka lang. Please lang mag-sorry ka. Because bilhin ko yung pangan mo. Okay. Dapat dun pa lang, sinita niyo na ako kung dudula lang kayo ng ang din sa talabas. Ano? Diba? Maling puso ka lang yung gold. Hindi ako ano. Ano yun? Pangalan niyo ako. Okay. At ang bintangan ako na may ninakaw. Wala naman ako ninakaw. Okay. Di ba wala ka ninakaw? Meron ba? Oh. Wala. Sinabi nga ni ma'am. Wala. Maliwanag. Mali. Nilabas niya sa lahat mga gamit niya, lahat ng mga laman. Lahat ng laman ng kanyang backpack. Malinis. Although maraming mga papeles at kung ano pa, pero wala yung hinahanap nila. Magandang hapon po, Sir Marco. Magandang hapon po, Senator Rafi. Okay. Bakit po kayo napagbintangan? Senator Rafi. Nakaw. Matagal na po akong bumibili ng ano dyan, roll-on dun. Okay, roll-on the order. It's not only 72 pesos. Okay. 72 pesos, if I'm not mistaken. One time I went there, opo, before this thing happened, hindi ako nagdala ng sample. Mm-hmm. Nagkamali ako kasi may mga cold dyan, may mga ganyang ano, freeze, may ganyang nakasulat. So nalito ako. Iba-ibang klase. Opo. Isang brand same, pero iba-ibang scent. Yes po. So ang nangyayari po, dinala ko na for to make sure. Ah, yung sample na gusto mong bilhin. Dinala ko na para hindi na ako ano, kasi magkamali. Wala naman. Oo, so, so pumasok ako nung ito, nung ano, March 12, pumunta ako dun sa Pure Gold. Inspect naman yung bag ko pagpasok eh. Tapos, pinakita ko naman. Ganyan ko, pinapabukas lang naman. Pagpasok, ganun. Inspect yung bag? Oo, tinitignan lang po ng ganun po. Di, okay. Pagpasok ko, eh lagi ko naman dinidiretso yung bag ko na ano, sinisip po ng punat. Maliit lang naman yung bag na yun. Sabi ng guard, sige, pwedeng diretso yung bag na yun. Sorry po. Sige po. So, what happened? I went to the aisle ng mga deodorant. So, ready with my bag, nilabas ko yung ano, yung sample. Okay. Siyempre, to make sure. Oh, ito yun. Sabi. So, hanap ako dun. Oh, ito yun. Sabi ko. So, kinumpare mo dun sa dalawang sample. Kinumpare nyo po yun. Yes, I compare it like that. Nung nakita nyo magkaparehas, I place it back. Binali ko na sa bag ko. Tapos, nakita ko dalawa pala yung klang. Ganun. Tinignan ko saan dun ang pinakamas mas maraming laman. So, gumanon pa ako ulit dun sa dalawang may laman. Ginanyan ko lang. Tapos ready na ako. Okay, bibiling ko na. I went to the cashier. I paid it. I have receipt. I proved there that show the receipt. Okay. Then to nakakashock pag nakikita ko yung video. To lang. Anyway, ang ginawa ko, dumiretso na ako. Palakad na ako, 5 steps na lang palabas na dun sa ano. Matapos kayo makapagbayad sa cashier, yes, dun sa binili nyo. Yung resibo at yung ano pinasok sa supot, pinasok ko rin sa bag ko. Tama. Pinasok ko rin. So, lakad na ako. Pag 5 steps na lang, nandun na ako, sir. Sa labas. Palabas okay na. Okay. Yung guard, di ba, nagsisita siya dun. Ano, palabas na ako. Ganun. 5 steps. Biglang sabi sa akin, sir, pwede pa tingin ang bag nyo? Sabi okay ko, of course. Kasi po, manlalabas po ako. I'm an actor po. Character actor po. Kaya, ayoko po yung mga gano'n na baka may nakapanood sa akin, so makitang sinisita siya. Bakit? Eh, ano yun? Ano ba yun? Shoplifter na ba yun? Ganyan. So I was raising my voice. Sabi ko, ano to? Pinagbibintangan mo ako? Sabi, gumanon ako. Tapos, to sabi niya, sir, may nakakita sa CCTV, may pinasok kayo sa bag nyo. Mm-hmm. So that's hurting. Sabi ko, sandali muna. Ito, binuklat kong gano'n. Ito yung nilabas ko na deodorant na binili ko. Ito yung resibo. Ano pang sinasabi nyo? Ito yung sample. Pinakita ko pang ganun. Mm-hmm. Baka itong sinasabi nyo pinasok ko. Okay, wala na ba? Sabi, uwi na kami. Andal, gutom na ako, Sir Rafi. Okay. Hindi pa rin siya nag-ano. Sabi, tumawag siya, sir, ay pa bukas. May kausap siya sa ano. And my daughter can vouch for it. Sabi niya, sir, ay pa bukas. Tapos sabi ko,
ma'am, binuklat ko na. Huwag na natin gawin ano to, show to, sabi ko. Ayoko nang palakihin to, sabi ko. Dahil hindi po ako basta-bastang hindi po manlalabas. Sabi ko ganoon, pwede marami akong kilala din siyempre, sabi ko ganoon. Lalaki talaga to, sabi ko. Pag gano, pag na may nangyari na video ko to, ano ganyan. Tapos ayaw pa rin niya, sabi niya, buklatin niyo na sir para matapos na. Right there, sir. Sir, doon doon sa video na binuklat niya na po. Senator, doon mismo sa ano, inisa-isa niyo na po. Hindi sa secluded place, doon mismo sa malapit sa maraming tao na nakakita sa akin. Ano po yung ito ano, po yung ito po yung ano ng yung mga cashier ganyan. Tapos dito po sa labas na ng kaya tao. Po anong mesa po yun? Yung kung saan niyo binulat kung saan binulat? Oh, it's just a bag doon kung sa ano, kung saan yung sa may information na malapit lang talaga doon sa ano, sa entrance. Okay. So, okay. So then sabi ko, okay, makulit ka. Sabi kasi, sir, talagang ayaw magpabukas eh. Talagang may kausap siya. So I really want to know who's that person. Nasabi niya ayaw pabukas nung sinasabi na kanyang ayaw pabukas, pinipilit pa. It's more than 5 times. So bumaba na po yung internal security guard. What happened? What happened? Si, ano, si Monica Paraan, yung naka-violate kanya sa video. Yes, yes. Okay. Senator. Senator Rapi. So what happened was, ano, sabi ko, oh sige. Sige, makulit ka pala eh. So sinisip ko. Sige. Papayagan kong buksan to basta magkakasultan tayo na magsosorry ka sa akin pag lumabas na wala kang nakita dito. So, ang ginawa niya, sige, gumanon siya. Sandali lang, umalis siya. So, almost na 2 hours na umabot na, gutom na gutom na ako, umupo na lang ako kung saan yung nagche-check ng bag na ganun. Umupo na akong ganun. Sabi ko, 60 na ako, Sir Happy. Kaya sabi ko, gutom na ako. I wanna go home. It's almost 7 plus na. Seven. Pero na-check na po nila yung mga gamit ninyo? Wala pa po yun. So, pag after dumating siya, after more than 2 hours, pagdating niya, sir, hindi pumayag na ano eh. So, there's that manager, whatever person is, hindi, ay pumayag sir na ano, talagang pinapabuklat yung bag niya. Sabi ko, sige, ito na lang. Magbibideo ako, mapapaya ang Pure Gold dito. Sabi ko, pag gawin ko pa to, kaya wag na natin gawin to. Ito na ako, binubuklat ko na. Sabi niya, hindi sir, di ba sir, sabi niyo magbibideo kayo? Sige, magbibideo kayo. Yun sinabi niya. So sabi ko, mag-video ka na, sabi ko sa anak ko. Yun po nag-start yung video. Okay. So then in that portion na malapit dun sa may ano, dun sa information na marami pa rin nakakita, nagbubuklat ako ng gamit. Hiyang-hiya ako, Lord, kung ang bahala sa akin, alam mo naman wala akong kasalanan. Ito na po. Lalabas ko na po. Ito na po. Sabi ko, tapos dinudot-dot pa nung lady guard na ano, it's in the video, dinudot-dot niya ng lady guard. Yung bag ko, yung loob, ginagano pa. Sabi ko, ano ba ito? Dalawa pa itong nangaano sa akin. So, in short, ano po nangyari? Sinabi ko, Sir Rapi, na, alam, mag-sorry ka? Sabi ko, dapat ka mag-sorry. Para lang, kasi makita sa video na nag-sorry siya. Opo. So, going home, I can't talagang sleep. I can't, ano, kailangan post ko yung video. Baka unahan pa ako sabihin na shoplifter ako. Opo. That's another story. When it came to March 13, tinawagan ako ng Pure Gold, ano, regional manager. Sabi, Sir, mag-close door meeting tayo. Sabi, kasi doon nakalagay sa Pure Gold magkakaroon daw ng closed door meeting ganyan to fix this ano daw problem, okay. Diba? Ayan, Pure Gold posted that. So ano pong nangyari nung pumunta kayo sa Pure Gold? Niloko nila ako. Ano pong ginawa? March 16, sabi, Sir, mag-ready na kayo, punta na kayo sa March 16 ha. Sino pong closed door meeting tayo ha. Itong ano, Pure Gold Region Manager na si Josephine de la Peña. Okay. At tinawagan din ako nung Len Saldon na Hamka ano, para i-clear talaga na magpupunta na sila doon para magkita. Sabi ko, okay, let's make a settlement na ano, maayos na lang to, amicable settlement, sige, gawin natin yan. So I went there. Pagbaba ko doon, sabi, Sir, tignan mo tsura ng ano ko, kawawa naman, gawin nyo ng video. Sabi niya ganun. Sabi sa akin nung isang matanda doon sa taga Hamka, niloko ko, Senator, sinabi sa akin, gumawa kayo ng video, ayusin namin ng ano, amicable settlement, parating namin sa office yan after a week. Basta gumawa lang kayo ng video na nagsasorry yung ano, internal security. So sabi ko, sige, gawa tayo na. Siyempre, binging ano, parang ay maayos na. Nakita naman ng lahat ng video. Nagsorry po yung security. Yun na yun po yung nakita namin na wala nga lang boses, pero parang umiyak yung security guard, yung naka-violet. Yes. But sadly, after that, they promised for a week that they will fix everything. Sasabihin ko sino pa yung mga involved na ano, yung tinatawag na sniper na nasa ano sa CCTV, yung manager, sasabihin sa akin lahat 'yan, and they're gonna
do an amicable settlement. Yung mga ginagawa talaga ng mga lawyers na ano tawag dito sa mga ganitong sitwasyon na slander, 'di ba? Unjust vexation. Okay, diba? Slander by deeds po ang tawag ata doon. Slander, unjust vexation. Kasi pinahiya po kayo. Oral defamation. Oral defamation. Yes. Slander by deeds po ata ang pinaka tamang kaso diyan. Yes, doon sa nangyari sa inyo. They promised for a week. So gusto niyo pong amicable settlement sana? Yes. I was bashed. Pinagtatawanan ako, bakit pinasori mo yan? Di tapos na, sabi niya. Of course not. How can I face my ano, my family, my friends na ano, na ganun lang tapos tawag dito, my whole life na pinahiya ako in front of ano these public people na ano na hindi na mawawala habang buhay na ano na pamahiya sa akin. Habang buhay na yun, Sir Rapi, hindi mababayaran ng pera yun. Okay. Hindi po mababayaran ng pera yun. Huwag niyo naman pagtawanan ako. Grabe naman kayo. Sabi niyo, tapos na yun. Niloko niyo ako. Pagkatapos ko, hindi niyo naman tinulungan ako. Hindi niyo tinapos. Tapos tawag ng tawag yung isang ano. Sabi, aayusin. Meron ako dito ano. Okay. Na ano, na conversation na aayusin daw. Aayusin. Umabot na ng ano. Okay. Sige, sir. Gusto ko lang malaman, anong klaseng pag-aayos po ang gusto nyong mangyari o ang inyo pong in-expect para naman maiparating natin sa kanila, naka-monitor na po sa atin ng Pure Gold, maging yung security guard po. Anong klaseng pag-aayos po ang gusto nyong mangyari? Senator Rafi Idol, I just want... On top of the fact na sila po yung nag-apologize na at umiyak po ata sa video. So gusto ko pong manggaling sa inyo para naman magkaroon kami ng guidance. Alam namin kung ano yung direksyon na patutunguhan nito. Anong klaseng pag-aayos po? Senator Rafi Idol, I just want a vindication. Okay. Total vindication so I can face my family. Hiyang-hiya ako umarap sa family ko. Kasi we're a peaceful family. Opo. Tapos, that name will be dragged like this. Others are not talking to me anymore. At nababash yung babae na yun, ba ako mas malupit. Okay. They're not talking to me. Parang inisip na, drag the name, tahimik lang kami. Okay. May pangalan po yung family name namin. I understand. Pero I just want to let you know also, sir, ito pong ginagawa natin ngayon, this is being viewed by the thousands and pag in-upload po namin to by the hundreds. Yes, so para sa akin, yun po yung maging vindication na kayo po ay hindi magnanakaw, na talaga nagkamali yung pagsisita sa inyo na hindi dapat, and then siguro later on tayo ay magsasuggest ng tamang protocol sa pagsisita ng mga shoppers na sa tingin nila ay kaduda-duda, kay nahinala yung paglabas ng kanilang establishmento. There are proper ways to do it. So isa po yun sa mga tatalakayan natin later on. For now, ang gusto ko palang po malaman sana, yung gusto nyo mangyari, ano po yung eksakto para magkaroon naman po kami ng guide kung ano po yung gusto nyo. Senator Rafi, kayo ba sinabihan nung ano na, sir, ayaw talaga pabukas 4 times? Siguro kung di nang ulit yung nasa radyo na yun. Pero ako, sir. Binuksan na yun. Ano? Ako? Kung ano pa sa akin ginawa yun. Ganito pong gagawin ko. Ang kung sa akin. Sir. Ay pabukas. Sige, bubuksan ko ito. Pero kapag binuksan ko at walang nakita kayong gamit na ninakaw ko, magdidemanda ako. Yun. Yun pong gagawin ko. Hindi ako magmamatigas. Pipilitin yung magbukas ako, bubuksan ko ito. Pero, yun. Warning sa inyo, pag binuksan ko ito, ididimanda ko kayo pag wala kayo nakita. Pag sa akin lang po yun. Yes, po. Sa inyo, tama rin po yung ginawa nyo, ayaw yung pabuksan. Kasi nga po, karapatan nyo na hindi pabuksan yung inyong gamit. That's your right. Yes, po. Diba? Yun ay, ginamit mo lang yung karapatan mo na walang sino man Poncio Pilato pwede manita ng gamit ko. Nagmatigas kayo, okay lang po yun. However, umantong na nga hanggang sa humaba, nagkapahiyaan, napahiya po kayo, nasaktan kayo, natural. Masakit po yung ginawa sa inyo at marami nakita. Ngayon, ang tinatanong ko nga po, ano yung eksaktong gusto nyo mangyari para may parating natin sa kanila? Ano ba yan? Babaguhin natin yung protocol nila? Magsusorry ba sila? Written apology? Sila ba yung magpublicize sa newspaper na nag-apologize? O sa kanilang account? Sa agency na website ng agency o website ng Pure Gold or daños which is pera. Ano ba para magkaroon po kami ng guide kung ano yung exactly gusto niyo mangyari? Kasi po sinasabi ng abogado, ano eh, tag dito, this is oral defamation, slander, and unjust vexation. Tawag mo sa tinagalit kung tama ba yung sinasabi ni sir. Oral defamation. Slander. Ang dami to ah. Unjust vexation. Slander. Unjust vexation. Ano pa po? Meron pwede pong... Hindi, slander by deeds po ata. Pagkakalam ko yan eh. Okay, sige. Whatever it is. Ano pa po yung iba? Oral defamation, slander by deeds, pwede unjust vexation. Ano,
pinilit kang, di ba? Question. Oo, pinilit kang gawin na ayaw mong gawin. Oh, question. Okay. So, apat na kaso po ang gusto niyo sanang ibalik sa kanila. Now, para hindi na po magkasuhan, nababanggit yung amicable settlement, ano po yung nasa isip ninyo? Attorney Garrett? Yes po, Senator. Maganda ka po. Okay. Alam mo na ito yung nag-viral, no? At nandito lumalapit sa atin mismo itong si Sir Marco na napahiya. Isa po siyang talent sa isang pelikula. In fact, sa mga shows. I'm not gonna mention the name of the shows. Siya ay suki sa isang department store at napahiya siya. Alam mo na ito. Now, sabi niya, ang advice daw sa kanya ng lawyer, oral defamation, slander by deeds, unjust vexation and coercion. Tama ba? Apat ang pwede may kaso doon sa mga security guard? Yes po, tama po, Sen. Kapag gusto niya po talagang may pagpapakulong. Apat? Pasok po yung mga crimes po na yun. Yun, apat po na yun. However, kung ayaw niya naman magpakulong na security guard if he only wants to recover, pwede rin naman po siyang mag-recover ng damages under the concept na tinatawag natin amicable settlement. Pero gusto ko lang malaman na ito para sa kalaman ng lahat. Kung sakaling nangyari ito ulit na napahiya yung isang shopper na hindi naman siya magnanakaw, pinagkamalan siya magnanakaw, so pwede magsampa ng oral defamation, slander by deeds, unjust vexation and coercion. Ito po, ihimay-himayin po natin yung mga kaso na pwede. No? Let's start with oral defamation. Sa oral defamation po or slander, ang ginagawa po dyan is kapag pinagsabihan ka na nakakahiyang bagay publicly at nasira po ngayon yung reputasyon. Ang slander by deed is parang libel by action po yan. Kung may ginawa po, tulad ng kinakapan ka, dinuro-duro ka, tapos ikaw ay napahiya, doon po yung slander by deed. Ang pero dito ata sa video, hindi sinabing magnanakaw, pero sinabihan siya na check-in yung bag, tama sir? We have to check your bag kasi nakita sa CCTV camera na pinasok daw. So pasok yan sa oral defamation? If hindi po nila ginawa discreetly, kung nasa public eye po, of course, pwede pa rin naman po yung... Nasa public eye, ginawa sa in front of so many people sa labas na shoppers na nakita. Yes po. I would recommend na kumuha po sila ng testigo na nakakita ng, or nakarinig ng sinabi. Nasa video. Nasa video po, may nasa video ito nagkaroon. So anyway, yes, so apat ang pwede niyang may kaso. Bakit pati coercion? Kasi, ang coercion po, Senator, sinasampa po yan kapag ikaw ay pinagawa ng isang bagay ng sapilitan ng walang legal justification. In this case po, Senator, pinabuksan po siya ng bag na wala naman pong sufficient legal justification. Tama, sinabi ko sa kanya yun na kalapatan niya yun na hindi pabuksan yung bag niya, huwag ipakita kahit kanino man. In this case, pumayag siya. Na-course siya, parang gano'n. So, apat? Yes po, apat sige. Po pwede, Senator. Pero ang pinakamalakas para sa akin dito sa apat na to is yung slander by deed kasi it's a series of actions which led to defamation dito sa ating complainant. Okay, sandali lang, Attorney Garrett. Sir, sabi ni Attorney Garrett, possible po itong apat. So, ano pong gusto niyo mangyari? Mag-sorry lang sila at ano gawin po? Nilang narapat nilang gawin. Para, ano po? Kasi, di ba po, hindi po nababayaran yung pamamaya sa'yo na habang buhay na hindi makakalimutan ng tao yung nangyaring to na ikaw ay isang pinagbintangan na magnanakaw. Nakastigma na yun po sa mga ibang tao na inisip na ganun. Sir, sorry sir, para bago tayo mabusan oras. Ano po yung eksaktong gusto nyo mangyari? Naka-hold na po sila doon? Ayaw nga, the public apology of that CCTV operator. Okay. Yung kausap niya doon sa ano, that could be a manager because when I went back on March 13. Sir, ano gusto mangyari? Public apology? Of all involved. Yes po. Sino po? Yung pong manager. Of course, there's a manager at the time. Yes. Manager? Yes, manager. The CCTV operator. Yung nagdutdut ng bag ko na ganyan CCTV operator? In uniform na ano. Okay, security guard na nagdutdut? At yung internal security uniform na sobra-sobra akong na ano. Okay. Sandali po ha. Yung lalambot. Tapos yung internal security. So, apat. Yes po. Okay. So, pag nagsorry na po yung apat, tapos na. Pag nagsorry po yung apat, of course, my family will tell me, did you get the vindication? Of course not. Senator Rapp, hindi na babayaran yan. Of course, dapat may paano amicable settlement. Dapat may amicable settlement po na lahat amicable ng dapat magawa. Okay. So, on top of them asking for an apology, yung manager, CCTV operator, yung uniform security guard na nagdudut-dutut ng bag nyo plus yung internal security guard, on top of them saying sorry, kailan pa na amicable settlement. Magkano po amicable settlement ang nakikita nyo para out Senator of court Ravi, na po? Senator Ravi, whatever the law would know,
would want hindi sir, para kasi pag kukortehin natin ito, mahabang proseso, magdidemandahan pa back and forth, gagastos ka, eh siyempre sila gagastos din dahil kukuha ka ng abogado and things like that. So magkano po kung out of court settlement? Marami kasi pong nagsasabi dun, sinabi niya dito na kung anong amount talagang magkano dapat, po sinabi dyan? Almost 100,000 sir. 100,000? So, dito sinabi dito. Saan po? Abogado po yan? Abogado po to, ito po. Pati may ibang abogado po. Ito po. Gosh. Yan po. Ah, okay. Ito yung abogado nyo? Hindi, yung abogado na ginamit yung video ko para pakita ko, bigyan ako ng justice. Opo, opo. Kaya nga po, well, abogado siya, hindi ko siya kukontrahin. Opo, opo. Eh, ako po hindi abogado. Yes, po. Nakausap natin si Attorney Garrett na isang abogado rin. Yes, po. So, sabi ng Attorney Garrett, yung mga pinagsabi mong apat, yes, po, pwede yon, yes, na may kasok. Yes, ngayon, yung abogado yun ang sabi, up to 100,000. Yes, yung pong gusto niya hingin. Yes, po. Yung lahat ng cases na yan, pinagsama-sama. Magsusorry, tapos 100,000. Yes po. Yun ang sinasabi ng abogado. Of course, if that will happen, I can face my family na I I'm vindicated. Hindi ba enough na yun na napahiya nga po kayo doon? Ilang tao bang nakapanood nung... Madami po. Tansya niyo po, mga ilan lang. Tansya niyo lang. Totoo, hindi lang ako tumitingin. Yeah, halimbawa, tansya niyo lang po, mga ilan po talaga doon sa paligid na yun. Remember. Mga ilan po. Give and take. Siguro mga 60 or 80 or... Sabi na ito 100. Sabi po. 100, okay na. Ang nanonood ngayon, sir, sa atin, ayan po, nakikita nyo, 26,000 sa YouTube, 9,300 sa Facebook. So, matatabunan po yung 100. Yes, kumpara po sa 26,000 na alam na hindi kayo magnanakaw, yes, sa YouTube at sa Facebook, 9,300, alam na hindi kayo nagnakaw. Plus, pag in-upload ko pa ito, abutin to by the hundreds. So, baka abutin po ito ng milyon. Milyong katao na makakapanood dito at magsasabing, uy, hindi pala magnanako si Sir Marco, ay pinahiya lang at loko-loko yung mga namaya sa kanya. Mabait na tao yon. Kumpara sa 100 lang. I won't This is vindication, sir. Yes. This is vindication. This is more than what you're expecting. Oh. Kasi in-expect mo lamang, yung nakapanood dun sa'yo, tinanong ko magkano, sabi mo, more or less, sabi mo, 60, sabi ko gawin natin 100. Opo. Oh. Sabi natin 500 ang nakapanood dun. Opo. 1,000 lang sabi natin, sige 1,000 ang nakapanood dun. Okay, ang sa palagay niyo, sir. Vindication na po ito. Kung akong tatanungin. Yeah, but, of course, my family say, nagawa ba lahat ng ano ng vindication? So, sabi, nagsusulsul yung family niyo? Hindi po, hindi po. Inisip ko lang po ang, what they will sino say. Sino po sa family, sino member ng family po magsasabi na? I couldn't mention po yung ano. Kasi po, hindi naman po kami na ano, na nag-iingat ng pangalan lang basta-basta. You know, ang sabi ng lolo ko, I may not leave you millions, but a good name is worth more than money. Yun na lang po iiwan ko sa inyo, Sir Antarapi. Agree ako dyan sa inyo, sir. Pero sa kaso nito, sir, ang sabi niyo kasi public apology. Yes po. Ayan po, nag-public apology na. Magka-public apology pa siguro ito. Plus, vindication, binanggit nyo. Ito po yung ginagawa natin. This is more than vindication sa term na inahangad nyo po. Yes po. Despite that, gusto nyo pa rin po ng danyos. Monica Paraan, magandang hapon po, Ma'am Monica. Hi sir, magandang hapon po, Sir Rafi. Magandang hapon din po, Sir Marco. Kanina pa ako kayo naka-monitor? Apo, sir. Okay. Ang tanong ko lamang po, bakit po pinagpipilitan niyo buksan pa rin yung kanyang bag sa kabila nung yun, sinasabi niya na wala naman talaga siyang nilagay na deodorant doon or any bagay sa loob po ng grocery store na yon na hindi niya binayaran? Sir, ano lang po kasi yun, sir. Security protocol lang po kasi yun, sir. Bali, mayroon po kasing nakakita na nagkakalkal po kasi si Sir Marco ng bag niya po doon sa loob ng selling area. Protocol lang po ng store namin na anuman pong kahit na hinalang bagay ay kailangan po ma-check yung... Only checking bag lang naman po yung gusto namin doon, sir. Para ma-confirm po yung yung kung anong ginagawa niya doon sa loob, sir. Okay. So sinabi po nung sa CCTV ninyo, operator, na kahina-hinala po yung kilos niya. Paano mo naging kahina-hinala? Bali kasi sir, doon po sa loob ng selling area, na makikita mo siya na may hawak siya, tapos may papasok siya sa loob ng bag niya. Parang ano siya sir, kumbaga parang kahina-hinala po talaga.
nakabukas yung bag niya, may ipapasok siya sa bag niya, tapos may ilalabas siya, iko-compare niya yung dalawang ano, tapos ipapasok niya ulit. Parang ganun siya, sir. Ah, okay. Meron siya papasok, may lalabas, may papasok, may lalabas. Kasi ang sinasabi niya, para kinukompare niya to make sure, yung may dala siyang sample to make sure na yung sample dala niya at saka yung bibili niya nung nandun sa shelf ay magkatugma. Yun nga po, sir. Kaso wala po kasing nakarating sa amin na may dala po si Sir Marco na ganong bagay. Kaya po, sir, bilang ano po, naghinala po kami. Kasi wala rin po kaming alam na may ipapasok siyang ganong items. Ah, kasi may dala siyang sample. Hindi niyo naisip na baka may dala siyang sample. So akala niyo dalawa ang pinasok niya, isa lang binayaran. Kasi isa sample 'yon. Opo, sir, pero wala kahit ganun man po yung nangyari, sir. Wala po akong sinabi sa kanya na may kinuha po siya. Only bag checking lang po. Ah, kung pwede i-check lang bag niya. Wala kang sinabi na magnanakaw ka. Wala po, sir, wala po. May pinasok lang. Okay. Sinabi niyo lang paano pagkasabi niya eksakto, ma'am? Paano pagkasabi ng security guard niyo eksakto? Ang sabi ko po sa kanya, sir, sir, pwede po bang ma-check yung bag niyo? Tapos ang sabi po ni Sir Marco po sa akin, bakit mo i-check yung bag ko? Kung gusto mo i-check yung bag ko, magkaroon tayo ng kasulatan. Okay. At ano rin po yung kasulatan? Ay hindi po siya natapos sa sasabihin niya, sir. Basta ang sabi hindi, lang po niya sa akin ay kasulatan. So, para bago kasi sa akin yung mga ganong ano, sir, bago po sa akin yung mga ganong sabi niya sa akin na kasulatan, kaya nagtanong po ko sa manager ko kung pwede ba yung ganon. Ang sabi ng manager ko sa akin ay hindi po. So bumalik ulit ako sa kanya. Tapos nung pagbalik ko po sa kanya, yun na nga po yung ino-offer niya ulit sa akin. Kung gusto ko daw mag-video na lang daw po siya. Tapos nung nangyari na yung dun sa video, bumalik po ako dun sa manager na isasabihin ko sa manager na kung ano yung gusto ni Sir Marco na mangyari. Ngayon, si manager naman po, pumayag naman po siya. May tinawagan po siya, sir, tapos pumayag po siya, tapos in-invite ko po. Nung pagbalik ko ka po kay Sir Marco para gawin na namin yung bag checking, tapos yung gusto po niya na video, niyaya ko po si Sir Marco na pumunta po kami ng basement na konti po, mas konti po yung wala tao. Wala po. Sinabi ko po yun sa inyo, sir. Pero wala ko kayong sinabi na may kinuha ka, nagnakaw wala ka? Wala po, sir. Wala po talaga, wala sir. Wala naman, sir. Sir, man yan, okay. Sir. Wala po talaga. Ang sabi niyo lang, titingnan. At may pinasok sa loob. Opo, i-check lang po yung bag. I-check. Opo, okay. Sir. Nag-apologize na po ba kayo? Opo, sir. Nag-apologize na po kami nung nagkaroon po kami ng closed-door meeting. Dapat sila. Tapos, tinanong po si Sir Marco kung ano po yung mga gusto niya mangyari. At yun nga po, kasama po yung public apology sa gusto niya mangyari, sir. Okay. Umiiyak po kayo dyan, ma'am. At ano pong sinasabi sa inyo ni Sir Marco? At tinatapik-tapik niya yung shoulder ninyo, yung braso niyo. Ano pong napausapan niyo doon nung umiiyak po kayo? Yun nga po, sir. Humihingi po ako ng paumanhin sa kanya, sir. Kasi nga po, doon sa ano, sa nangyari po, humihingi po ako ng paumanhin. At gusto ko na rin po sanang tumigil sila, sir, sa pangbaba sa akin yung mga tao, sir. Kasi po, yung mga po, sir, natotrauma. Tapos, ano po, hindi na po ako makalabas ng bahay, sir. Sa totoo lang talaga, sir, hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula ulit ngayon na mag-apply ng ibang trabaho kung may tatanggap pa po ba sa akin, sir. Okay. Nung tinatapik-tapik po ni Sir Marco yung inyo pong braso, ano pong sinasabi niya doon? Medyo hindi ko na siya matandaan, sir, marapi, pero ang sabi po ni Sir Marco sa akin na ano po, okay lang daw po yun, sabi niya ganun, kung Diyos nga daw po nagpapatawad. Ah, sinabi niyo po yun, sir? Sinabi ko po yun. Okay, so habang tinatapik, kasi umiyak na po siya, di ba, si video? So, hinimas-himas niyo po yung braso niya. Opo. So, ang sabi niyo po doon, okay na sa akin yun, kung Diyos ka nagpapatawad, ako pa hindi. Hmm. Sinabi niyo na po yun. Kasi po sabi nila, pag inayos yung public apology, aayusin nila yung amicable settlement. Pero wala po. So ang gusto niyo po, bukod pa sa public apology, amicable settlement, which is pera? Pati yung ano, lumabas yung bukod, center na field, lahat po. Kung bumaga po kasama po yung sino kausap. Sino ba kausap mo, Monica? Nang sinabi sa'yo na... Sir, sandali lang, sir. Sir. Kasi umiyak doon si Miss Monica. Opo. Tapos, base po doon sa statement ni Ma'am Monica at saka po statement mo, kinumpirma nyo, yes, na yung paghimas-himas nyo ng braso niya, okay na yun. Kung Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya. So yung salitang yun, ibig sabihin, pinapatawad mo na siya. Kasi nga, ginamit mo yung pangalan ng Diyos, di ba? So, using the God's name, meaning totally,
pinapatawad mo, parang ang conditional patawad kasi ang Diyos, pag nagpapatawad, ang conditional. So therefore, using the name of the Lord, meaning unconditional patawad mo, walang ka nang dapat hinging pang danyos. Kasi ganito po yung senator. Kasi you should not have used the name of the Lord thy God in vain. Kung ito sinara, hindi mo na kinapangalan Diyos. Anyway, ito ma'am, sir, kita mo si ma'am. Hindi niya alam kung meron pa siya tatanggap sa kanya sa trabaho. Diba? Sa'yo sir, meron pa. Dahil hindi naman dugi sa'yo yung pangalan mo kung tutusin. Ito na nga po sir, binibigyan ng pagkakataon by the hundreds, by the thousands, millions pa mga kapanood nito na ikaw ay matinong tao. Ma'am, ang gusto rin ni Sir Marco, bukod pa sa public apology mo, magbayad ka ng 100,000. Sir, ako lang naman po ay nagtatrabaho sir. May dalawang anak po sir. Saan po ako kukala 100,000 sir? Sabihin niyo po sa kanya. Ma'am, sandali pa ma'am. Kausapin mo po siya kasi nag-public apology ka na, so hindi ko natatalaga yung public apology for the second time, useless na po yun. Ngayon ma'am, kausapin mo siya kasi ang gusto niya hingin daw sa iyo, 100,000. Kausapin niyo po siya. Sir Marco, ako po ay nagtatrabaho lang sir. Yung pinambubuhay ko po, pinang-aaral ko po sa mga anak ko, dahil lang po yung sa pagtatrabaho ko. Saan naman po ako kukuha ng 100,000 na hinihingi niyo po sa akin? Ngayon po, wala po akong trabaho simula nung nangyari po ito. Natanggal po kayo, ma'am? Hindi po, sir. Nag-resign po ako dahil po, sir, hindi ako makalabas ng bahay, sir. Hindi ko alam kung paano maghanap ulit ng ibang trabaho ko, sir. Okay. Sir Marco, buong puso ko po, sir. Humihingi po talaga ako ng tawad sa iyo, sir. Kung pwede lang po ako, lumuhod na po ako sa iyo, sir. Humihingi po talaga ako ng tawad. Sir, pasensya ka na po sa Marco. Kung sa tingin mo po ay napahiya po kita. Kung sa tingin mo po, sir, ay nadugisan ko po yung pangalan doon, sir. Yung video naman po na yun, hindi naman po ako yung nag-upload noon. Yung lahat ng video na po na lumalabas po, hindi po yun galing sa akin. Kung sa totoo lang, sir, sobrang ano na eh, sobrang natutrauma na rin po ako. Hindi ko alam kung paano po ako lalabas. Okay. Hindi ko alam kung paano ko po pag-aaralin yung mga anak ko dahil hindi ko po alam kung paano po ako mag-a-apply ulit ng ibang trabaho. Okay. Sandali mo, mama. Sir, wala na siyang trabaho. Nag-resign siya kasi natatakot na siya, nababas siya, napapahiya na siya, at hindi pala siya nag-upload ng video kung hindi yung anak niyo po, sabi niyo. Now, wala raw siyang pambayad ng 100,000 kasi pag dinimanda niyo po siya at wala siyang pagbayad ng 100,000, siya po yung makukulong. Sir Rafi, Sir, pakisagot lang. Yes po. Walang pasikot-sikot. Yes po. Siya po yung makukulong. Oh. Ayoko pong may manggawang hindi po maganda. Ang ano ko lang po, may ano yung sinabi yung abogado na... Sir, no. Yes, no. Sana hindi ka lang pumunta rito sa amin. Sorry, dumiretso ka sa abogado mo. Sorry, sir. Hindi, kasi pumunta ka rito, yes, para tingnan ko, yes, kung paano natin maayos sana to. Yes, sir. Kung nakita kong agrabyado ka talaga, abay, hindi mo na kayo na abogado sa labas. Abogado na namin, tutulong sa'yo. However, eto nga po eh, umiiyak na itong si ma'am. Nawalan siyang trabaho, nag-resign siya dahil dun sa insidente. Yes, hindi po siyang namaya sa inyo. Kung tutusin yung video, in-upload po ng anak nyo, kaya marami nakita, marami nagbasa kanya, kaya that led to resignation. Now, sabi ng abogado mo, nakausap mo, apat ang pwede maikaso, sabi mo, wag lang ng kasuhan, 100,000. Kaya nga, sinabi ko sa kanya direct yun, 100,000. Meron ka ba? Wala raw siyang 100,000. Umiyak siya ngayon, nagmamakaawa. Dahil kung wala siyang may bigay 100,000, ididimanda mo siya, makukulong siya. Sir, wala nang pasikot, wala nang family. Sir, this is you. Yes, sir. Wala dito yung family mo, sir. Yes, sir. Wala rito po yung abogado. Yes, po. Nobody is here but yes, you. Yes, po. Gusto ko, ikaw ang sasagot. Wala nang paligoy-ligoy, yes, pa. Po. Wala siyang 100,000, makukulong siya kung itutuloy mo yung kaso. Senator Duffy, can I say something? Sir, diretso lang po, sir. Apo. Kasi, gusto mo tutuloyan siya? Hindi, Sir Duffy. Kasi nga, sir, 100,000. Sinabi kasi kung hindi mo sasagot ng ano, ang sasagot yung what eh what who's ever responsible na ano niya, agency so, or whatever. So bisan pag hindi kayo sagot ng agency. Yun ang sinabi sa ano po. Therefore, ang habol mo talaga, sir. Pero kung wala po talaga, wag na lang po. Wag na lang po. Okay. Wag na lang po. So hindi na kayo magdedemanda. Nag-public apology na, umiyak na yung tao. Quits na. Pero po, sino po yung nangulit sa'yo? Pwede ba yung sabihin sa akin? Sino yung nangulit sa kanya na sir, buklatin yung bag? Immaterial na po yung kung sino yung nangulit or whatever. The fact na yung medyo mismo na mahiya sa'yo na sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo,
umiiyak na po, nagmamakaawa na po, luluhod daw siya kung kinakailangan. Nakuha niyo yung term na yun, luluhod daw kung kinakailangan. Yes po. Huwag naman. Ha? Huwag naman lumuhod. Huwag na lang. Hindi po. Okay na sa'yo, huwag na lumuhod. Okay po. Basta't umiyak, okay na yun. Hindi po. Okay na. So, sir, tatapusin natin dito ngayon, right here, right now. Squitch na. Hindi ko na po malalaman who's other people involved. Well, sir, ako personally, I'm not gonna help. Okay. Kasi nakita ko na po, nababasa ko na po. Po. Nababasa ko na po yung script. O kumbaga, di ba sir, ano ka? Artista ka? Di ba, sa pelikula? Ako po, writer po ako. Opo. Once upon a time, meron pa akong mga programa yung Wanted sa TV. Opo. Gumagawa po ako ng script. Opo, yung Philippines Most Wanted. Yes, sir. Yes, sir. Gumagawa ako ng script. Ito yan, Sherry? Manager sa ako? Yes po. Gumagawa ako ng script. Pag hindi kaya ng script writer ko, ako gagawa ng script para dun sa Philippines Most Wanted. Kuminsan yung sa may mga show sa serye, tumutulong ako gumawa ng script. Yes po. Now, nababasa ko ng script. Sino to? Artista ka ngayon. Kaya hindi ako tutulong. Sino? At ang script na babasa ko ay hindi maganda. Senator. Pangit yung script. No, I'm not saying anything, sir. Ha? I'm not saying anything. Ang sinasabi ko lang, nababasa ko na po yung script na ipinipresenta mo sa amin. Kumbaga, meron kang pinipresenta script. Ito po, basahin niyo. Binasa ko po. Hindi, wala ko sinasabi, sir. Now, I'm not gonna help because the script is badly written. Senator, kaya lang ako lumabas din dito. Kasi... Hindi lang po si Monica dapat ang ano yun. Dapat yun yung sniper yun lang namulit ng ano dun. Pati yung manager that time na ano. Kaya nangyari sa akin to. It's a protocol na nangyari. Okay, na. Sige. Mary, nasa baba. Opo, mga netizen daw. Magandang araw po sa inyo, Idol. Live na live po tayo ngayon dito sa Action Center upang malaman ang mga komento ng ating mga audience. Palakpakan naman dyan! Okay. So, ito po, Idol. Meron pong gustong sabihin yung nakakulay yellow po na shirt. Oh, tayo, stand up, sir. Come here. Okay. Oh. Anong masasabi mo, sir, dito sa problema ni Sir Marco at ng Lady Guard? Actually, pumababaw lang po kasi yung issue. Normal po kasi sa mga security guard yung frisking policy. So, if there's something kasi na sketchy about the situation ng ano ng customer or ng shopper, babaw talaga nila 'yon. Ngayon, sa nakikita ko kasi parang sorry sa word up, pero parang na-artehan kasi ako sa nagereklamo. Una sa lahat, yung lady guard, trabaho lang naman niya mag-frisking. Pangalawa, may mga anak siya. So, I don't get the sense ba't siya nag-a-ask ng, ano, ng damages or yung pera para sa lady guard. Umiyak na yung lady guard. Actually, I'm working in a BPO. So, normal lang talaga na mag-frisking policy pag mayroong talagang ano. Misinspection. Okay. Thank you po. Thank you. Ang OA ni Kuya, wag nang palakihin yung issue. Ayan! Idol, kay ano tayo kay Lady Guard? Kasi kawawa naman, ginawa lang niya yung trabaho niya para sa ano na safety ng mga tao. Yung mga customer, syempre, marami na ano mahirap ng buhay ngayon, lalo na may mga bomb threat. Okay. Oh, yun po. Okay, sige. Mary, isa pa. Ako po kay Lady Guard, ginagawa niya lang din ang trabaho niya kasi nakakatakot na ngayon, di ba ang panahon? Ngayon po kay Kuya, dapat na po, parang mukhang pera na po siya ngayon kasi parang mukhang pera na siya eh. Nangihingi siya ng 100,000? Oh, kung wala naman po siyang may bibigay, sana po patawarin na lang niya po. Kasi mas masarap yung nagpapatawad ka. Malawak yung... Masarap matulog sa gabi pag magpapatawad ka ng isang tao. Dito po tayo sa dulo, Idol. Yes. O ito yung makamukhang inaantok. Ano po ang inyong masasabi dito sa issue po ng leader at ni Sir Marco? Yung masasabi ko lang po, sana kilalanin muna natin yung tao. Huwag muna tayo manghusga. Okay. Kanino ka ba kampe? Kay Lady Guard o kay Sir Marco? Sa lalaki po. Sa lalaki. Oh, kuha na ka kampe. O at least meron kang isa doon. Huwag na maghusga. Alright. So, isa na lang. Last, tingnan natin. Sobra pong galing talaga po ni Sir Idol Rappi kasi gawa po natulungan po niya yung babae. Sana man tayo mapatawad mo siya kasi awang-awa po siya, may anak po siya. Tapos wala na siyang trabaho po. God bless po, Idol Rappi. Thank right. you. So, ilan ba ng interview? So, at least meron kayong isa kumampi po sa inyo. Sa nila po, ha? Attorney Garrett. Yes, ito'y para sa kalaman ng lahat. Yes. So, si Lady Guard, na monitor mo, umiyak na, nagmamakaawat, yes. Nag-resign na, wala ng trabaho. Wala siyang 100,000 pambigay at makukulong siya kung talaga nagpupilit si sir. Ang sabi ni sir, dapat kasuhan yung agency kasi baka yung agency may panananggutan, magbabayad. Pwede ba yung ganun?
No, sir, no. Hindi po natin makakasuhan yung agency for that. Yung makakasuhan lang natin is yung tao mismo na gumawa ng action. Hindi mo na, huwag na, yoko. And in fact, in this situation nga, Sen, I learned na yung complainant pala natin or his side caused the publication of the video. So, kumbaga, nilagay niya yung sariling pangalan niya in jeopardy, of course. Dahil wala tayong control when we release something to the internet. Ante, gusto ko lang malaman muna, ang nag-upload ng video ay si Sir, hindi po si Ma'am. Buo ko nag-upload. Yes po, Sen. Yung complainant po natin, no, nag-cost ng publication. So, i-factor in po yun ang korte. Na if you don't want to be, kumbaga, criticized, huwag mo rin ilagay yung sarili mo sa position to be criticized. Okay. Yeah. All right. Sige po. Thank you, Attorney Garrett po. Wala so, na po. Okay na, sir. Okay. Quits na. Yes. Okay. Ma'am, quits na po. Ano masasabi mo? Pinapatawad okay na po kayo. Wala nang demandang mangyari. Napatawad na kita, Monica. Okay na. Kasi akala ko lang kasi nagtapos mo magpatawad, sinabi aayusin daw yung amicable settlement tapos hindi na ako tinawagan. Kaya iniisip ko baka maaring hindi ka nagki-care sa akin kasi tinanggap ko naman sorry mo tapos wala ka nang message sa akin kung ano. Wala pang amicable settlement. Yun ang in-expect nyo. Okay. Opo. Ma'am, pinapatawad na kayo. Pinapatawad na, Monica. Kahit na wala na amicable settlement. Okay lang. Okay lang. Sir, maraming salamat po, sir. Pagpalaan pa po sana ng Panginoon, sir. Oo naman, Monica. Thank you po talaga, Sir Marco. Okay. Ganito po. Okay po. Ipaparating po namin to sa agency. Kasi po agency may hawak kila, ma'am. Opo. So para yung agency maglatag ng protocol, maging yung pure gold. Kasi yung alam ko yung mga ibang grocery store, pag may dala kang bag, meron silang lalagyan, iwan mo tapos bibigyan ka ng numero. Baggage counter. So, siguro babaguhin yung protocol ng pure gold kung sa man branch. Opo. And then yung mga security guard, turuan din. Okay? Yes, i-seminar. Okay. So tapos. Okay. So ma'am, ma'am Monica, matulog na kayo na mahimbing kasi pinatawad na kayo. Wala nang demand na mangyari. Opo. At marami yung mga kapatid nito, pareho na kayong nagkabati. Thank you po, Sir Rafi. Monica, thank you po. Oh, alam mo naman, Monica, na honest naman talaga ako ever since Gusto ko lang talaga kung ano talaga mga dapat lang nangyari sa akin para mabiging vindicated. So kung itong talagang sinasabi ni Senator na mas maganda, tinatanggap ko to. Okay. Thank you po, Sir Marco. Maraming salamat. Ayan, sir, tumaas na. 33,000. Tingnan nyo nga ulit yung sa FB. Sa ngayon, sir, ang netizen sa YouTube Live, 33,000. Sa FB, 14,000. 33 plus 14? 47. 47,000 ang nanonood sa atin sa live na alam nitong 47,000, ikaw po ay mabuting tao na pagbintangan, inosenteng tao. How's that? Versus 100 lang. Tinasan ko na nga, 100 lang nakapanood sa iyo nung mga oras na kayo po'y sinisita. Oh, di ba? Thank you, Senator. Sobra-sobrang vindication Thank na po yan. Thank you very much, Senator. Plus, in-upload pa namin to. Million pa mga kapanood. Sasabihin si Mr. Marco Fidel Neri Yutok ay napakabait na tao, pinagbintangan na wala namang kasalanan. O di ba, sir? Thank you very much, Senator. Yes, sir. Yes, sir. Ma'am Monica, sir, salamat po sa pagtanggap sir, ng aming thank tao. Thank you po. Magandang hapon po. Salamat po, sir. Okay, one last message po kay Sir Marco dahil pinatawad ka na. Ano pong gusto sabihin nyo kay Sir Marco? Sir, habang buhay ko po itong tatanawin na utang na loob sa iyo, Sir Marco, maraming salamat po. Well said. Ikaw, sir, short and sweet lang, sir. Monica, maraming salamat din at lumabas ka para masabi sa akin yung totoo kung talagang nasa feelings mo kasi nung hindi inayos yung pinag-usapan, akala ko hindi ka na rin totoo sa akin eh. Kasi yung Danyos, yung Danyos. Totoo naman po sa kanya po eh na ano. Totoo sa ibig hindi siya tumupad kasi doon sa amicable settlement. Yung agency at yung nadno kami lahat sa ano okay. Sa underground so, meeting. Sir, gusto ko lang ma-exit a statement. Bumabalik-balik ka doon sa amicable settlement. Sorry. Hindi, wala na sir. Okay na sir. Okay na po. Okay na. Pwede ba sabi mo, take two. Wala na amicable settlement. Okay. Kausapin niyo siya po sir kasi tuwan-tuwa siya habang buhay ng tayo-tayo. No. Wala nang amicable settlement. Sige, Monica, take two. Totoo lang, kaya lumabas ako dito. Para makita ng lahat kung ano talaga totoong nangyari. Hindi naman ako lumabas lang dito para lang ano eh, para may intention ako. Gusto ko talaga malaman talaga kung ano na hindi lang ikaw may kasalanan eh. Yun lang naman eh. Kaya nakita ko totoo ka naman eh kasi lumabas ka ngayon. Maraming salamat din at lumabas ka. Buti na lang, okay. Nandiyan ka para
mag-usap tayo. Kisa isip ko na isip kung ano ba talaga na isip mo sa akin ng ginawa mo yun. Okay. Okay na. Sige, thank you po. Thank you po, sir. Sir Marco. Thank you po, sir. Ma'am. Monica, mabuhay kayong dalawa. God bless po. Okay? Thank you, sir. God bless din po. Okay. Thank you, sir. Thank you.